Kayo ba si Guo Huaping? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Guo. Nako, Miss Alice, binabaliktad niyo na yung sinabi niyo sa isang previous hearing, no? Opening pa lang, nagsisinungaling na. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Guo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Madam Chair, obviously itong nambasto sa Senado ay wala pa rin konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. After months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, pinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yun, Ms. Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee? Kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke, no, yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may pureba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya, kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kinoconfirm at may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, well, yes, one related question. Madam Chair, may I invoke, I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke section 19 of our Senate rules which states a privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, di naman kayo mai-incriminate, simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And I would like, and before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen. Lauren. Salamat, Sen. Lauren, for your participation. Good morning, Madam Chair. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa iyo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na isight kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao. No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Ms. Alice? Opo, Madam Chair. Ako po si Alice Guo. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At ang nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad niyo na yung sinabi niyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay, si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac. Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, and Lauren, for one related question. Nag-off na po siya, pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring it to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac.
wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pang question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Lauren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitiba yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel at her proper time. Yes, Sen. Ravi, for one related question. No, May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Ms. Alice Goo? Papayag ka pa ba mag-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Ms. Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sinong ipoconsult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan ko namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Very related. Madam Chair, obviously itong ng basto sa Senado ay wala pa rin konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guahua Ping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Goo at nitong si Chinese National Guahua Ping. At in-establish po doon na match and the same person si Guahua Ping at si Alice Goo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa fingerprints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guahua Ping? At si Alice Goo ay iisang tao? Ms. Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Goo po. At pasensya na rin po, kung hindi po kayo naniniwala, ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at huwag nang magsinungaling sa komiteng ito. Okay, Ms. Alice. Short interjection. Yes, Senator Roy, for one related question. May ask from the chair, pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya? Para maklaro tayo, kasi kung palagi siya mag-input ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Ms. Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Sen. Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Sen, tungkol po sa personal ko pong safety po. Ano yun? Anong threat? Na, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May death threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death threat po na may... Sino ang nagbabanta sa'yo, sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Ms. Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, mayroon lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, yes. Ms. Alice, nung nakita kayo ni Secretary Avalos, ang una mong sinabi kay Secretary Avalos, tulungan mo ako sa may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? Sagutin mo na lang maiksi at diretso, Ms. Alice. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi na po, may safety problem na po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable. As far as unacceptable. Sen, sa kanyang safety, pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos na kaming bastos, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kami ganyan, pagkataas mo kami bastos, pagkataas mo kami takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ms. Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Dito na lamang na-aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna. Yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guahua Ping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Goo, alias Guahua Ping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Yes, Sen. Lauren, for one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya, tapatin lang tayo, sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you.
pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies, hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair, I'm going to record para sa kabatiran ng lahat. At lumabas na ito sa mga nakaraang paring. Mayroong birth certificate na nakuha through late registration of live birth, pero mismo ang PSA, I'm sure ma-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga banko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. No? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ilial were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo Huaping Ilian and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yung una-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, Alice Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako. Alam ko po, ako ay po ay isang Filipino. 1 minute suspension. Pahingi po sa mga kasama na a quick, if you will allow, I request you and all the colleagues, mag 1 minute suspension tayo, quick discussion sa ating mga senador. Kung maaari po. We are suspended for... Mabilis lang to sana, Madam Chair. Please, Sen. Rafi, and then please, we need to take a 1 minute suspension. Yes, Sen. Rafi. Malala ko yung sa previous hearings ng committee ninyo, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson na supposed to be fixer na tumulong para ma-facilitate yung pagkakuha ng late registration, birth certificate hanggang passport ni Ms. Alice Goop. Bakit hindi po natin siya inimbitahan? Salamat, Sen. Rafi. Actually, iimbitahan natin yung si John Samson sa susunod na pagdinig. Bahagi po siya ng tanong ko mamaya-maya sa ibang resource person natin. So, let us... Last na po. Yes, please. Last na and last before na. We suspend. Yung last hearing, merong sinulat si Sheila Goh sa papel na sabi niya secretary, hindi naman yun sa executive session. So pwede bang may divulge kung sino yung dalawang pangalan na sinulat na hindi nabanggit sa hearing ng mga senador? Mamaya po ay i-divulge din yung dalawang pangalang iyon, pero meron na pong isang related resource person sa dalawang iyon na nandito ngayong araw at siguradong matatanong natin. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Chair, this enjoyable policy to suspend the deliberation, and I already anticipating, Madam Chair, what is going to happen when we suspend the deliberation. And I'm just giving one chance again to Alice, Madam Chair, because this will help me decide in the as we suspend the hearing today to talk about your faith as a resource person. If it is true, Miss Alice, ako muna, Miss Alice. Miss Alice, pakinggan pa ang senador. Ako muna, attorney, please. Attorney, please. So sabi mo, may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nanggagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi ka totoong nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Thank Salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos pabalik ka dito, magsasabi ka na naman isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo, bakit hindi kami maniwala? Hindi na pa na pinatutuhanan yung mga unang kasinungalingan mo ngayon, may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. So we will suspend for 1 minute and then resume after 1 minute. Sa,